Road, then turn left onto La Paz, Victoria Road. Turn left onto La Paz, Victoria Road. Sir, di ba galing ka sa Sultan Kudarat? Ito yung mga hinihintay ng mga nanonood. Bakit napunta ka dito sa may Tarlac, sa Victoria? Bakit dito ka nagtanim? Meron naman doon, pwede naman doon. Bakit dito? Mapagpala nga sa ating lahat, mga totoong hinday. Kaway-kaway! Kaway-kaway tayo dyan. At sa araw po na to, andito po tayo sa Barangay Lalapak, Victoria, Tarlac, Central, Luzon. At kasama natin ngayon si Sir Yokyok Firmo. Ayan, excited na po ako kasi dito po, natuturuan, magkakaroon po tayo ng idea kung paano yung mga problema dito sa usually common problems sa mga lowland na area about dito sa pagtatanim ng mga atsal. Ano? Kasi dito may nagka-problem po dito si Sir Yokyok. Mula po ito siya sa Sultan Kudarat at napumunta dito sa Central Luzon para mag-farm dito kasi tuturuan po tayo bakit dito sila nag-farm. Bakit hindi doon sa atin? Sa Mindanao, bakit dito? So mamaya, mapapanoorin nyo yung video kasi baka may technique pala na mas maganda at makatulong kami sa inyo. So don't forget to subscribe ang channel po namin, ang Pinoy Palaboy at ang Traveling Boots. At click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong update natin sa pagpa-farm. Ayan, Sir Yokyok, ayos ba? Ayan. So Sir Yokyok, ano po yung usual problem natin na na-encounter dito sa sa lowland na pagpa-farm ng ating atsal? Ano ba yung common problems? Mga problema dito yung mga yung minsan sa ijik do at sa panahon. Oo. Minsan sobrang ulan, minsan sobrang init din. Yun ang ayaw ng atsal. So hindi siya angkop doon sa panahon pag ganun? Oo. Pag sobrang init ayaw niya, pag sobrang ulan naman ayaw niya rin. So sa ganitong stage dito sa atsal mo, ilang anong variety yung atsal mo dito ngayon? Sultan F1. Ayan, tapos ilang days na to siya dito nakatanim sa area mo? Months na to? Months na. Mga 3 months mahigit. So sa 3 months na harvest na kayo dito. Harvest kayo may pa konti-konti. 7 bundle, 70 kilos. Bandel. Pero yung presyo nun? Nasa minimum, nasa 60-70. Sa isang bandel, ilang kilo? 10. Yun, 60-70. So, ganun, no? Medyo konti pa lang. Ano yung nagkaroon ng problem dito? Bakit kaya nagkaganito yung atsal nyo? Kasi naka-7, naka-ano pa lang kayo, RB, 7 bundles pa lang, 6 to 7 bundles, tapos biglang nagganito siya. Ano yung mga problems? Kasi yung area namin napaikutan ng tanim dito lahat dagdagsaan ng mga insekto tapos nasira ng panahon sa ulan. Yun ang problem. Kunin ko yung video para ko na mag thank you Jenna. Ano yung mga usually na problem baliban doon sa ulan, init, sa tingin nyo pa may mga ibang problem pa ba na nag-occur, bakit nagkaroon ng ganitong sa panahon yung sobrang init, minsan sobrang init tapos ulan na lang kabod, ganun. Ulan na lang. Sa mga insekto, meron bang insekto dito, mga ganyan? Meron mga uod, marami, mga white flies. Oo. Maraming insekto. Sige, lakad tayo doon. Tapos ito yung mga butas-butas, sir. Ano pa yung ibang problem? Maliban doon sa ulan, init, ano yung mga solusyon natin pag gaganon? Wala, no? Yung fungicide, yung... Sa ulan at saka init, wala talaga tayong magagawa doon? Tsaka yung baga, panahon yung... Sa panahon talaga. So, ibig sabihin, pagka kahit panggaling ng farmer, pag panahon ang nagdesisyon, wala talaga magagawa. Ayun. Pero dito sa mga problem natin, sa mga common problem ng mga insekto, fungus, ano yung mga naka-encounter ka din? Marami rin. Ito yung mga butas-butas, sir. Ano yung mga usually niyan? Uod to. Uod, maraming uod dito. Mga uod-uod. Mm-hmm. Ito, ganyan. So anong ginawa mo pagka may uod? Anong gina-apply mo? I-spray lang kagad. Every 3 days. Anong gina-apply mo sa pang-uod mo? Maraming na-apply. May Beremark, Simbos,
Rundan, marami. Panguod. Hmm. Minsan may mga Taiwanese pa nga na ganito eh. Tapos every 3 days yun? Hmm. Sa mga uod yun? Uod lahat na. Pati yung sikto, inaalo-alo na namin. Okay. Sa isang knapsack sprayer, mag-ilan yung lalagay nyo na ano sukat? Sa 16 liters ba o 20 liters ba yung knapsack? 20 liters yung ano ko eh. Simpli may label naman yun. Oo. Doon ako magbubati si label. Oo. So, ayun yung pinaka-common na ginagamit mo. Halimbawa, ano yung dito lang nabibili lang? Yung alika. Alika. Yung alika, gumagamit din ako alika. Yung agrimic. Simbos, mga ganun. Ang alika, mag-ilan yung sukat nun sa knapsack sprayer? 10ml lang. Tapos ang isa? Yung ano, tinimbi lang din yung gamit ko dun eh. Ano, ano nga yun, isa? Yung Agrimic tsaka alika. Ihalo na yun. Pang ano yun? Pang Salitan ko minsan gagamit ako alika. Surod naman agrimic na naman. So ngayong week alika, next week agrimic. Iba naman. 10ml lang eh, per knapsack sprayer. Tapos yung sibin, yung lanit. Lanit. Malalamig na. Yung lanit, ilan yung nalalagay mo sa lanit? Yung nandun lang sa label kung ano yung sa label niya. Yun yung sinusunod mo. Ah, okay no. Mahirapin kasi pag masubrahan sa gamot, i-curve din yung ano niya. Mag-kukulubot. Curly. Ah, kukulubot siya, no? So, anong pagka naglagay ka ng ganun, ng insecticide, meron ding fungicide, diretso na? Kung malakas yung insecticide ko, wala na akong halong fungicide. Kung mahina yung insecticide na i-apply ko, haluan ko ng fungicide. Kasi malakas yung insecticide ko, haluan ko ng fungicide, baka kukulot ulit. Kukulot. Kaya't yung ilalagay ko na insecticide, mahina lang, haluan ko ng fungicide. Na malakas? Malakas. Ano yung fungicide na ina-apply mo? Marami. Kung yeah, prevention lang muna, mga prevention lang, ginagamit ko lang yung ano, yung Ditin blue, yun, yung mga low dose lang. Low dose lang. Tapos yung isa, yung ano itong ginagamit, ano dyan? Ito may cap. Ito isa, funguran, yung may ano na siya. Funguran? Oo, oh, funguran. Kung medyo may talagang may tama na siya. Coside. Coside, funguran, yung talagang may tama na yung ano niya. Sa ugat, ano? Ang coside para sa bacteria tsaka sa fungus. Ayun. May copper. Copper pa, copper base. Copper base kung may tama na siya, ginagamitan ko na ng mga copper base. Ayun. Ang ano dito, Sir Ayok, na lahat ng mga gamot na 'yon ay sinusunod mo lang doon sa kung ano yung sa label na nasa likod na binabasa mo. Ayun. Okay lang sana kung hindi at saldo o mga ibang sita ang palaya, kahit pasubrahan ko eh, aksal kasi pasubrahan, mangungulot yung ano niya eh. Mangungulot sa pagmasubrahan. Pero ito ngayon, lahat ng in-apply mo ay nabaliwala dahil nga sa panahon. Ayan, so ganito po ang nangyari sa farm nila dito. Parang bungi-bungi kasi dahil nga doon nung mga ulan na malakas, tapos hangin, tapos araw. Ganun. Pero kahit paano, buhay pa, makarecover pa, may bunga pa eh. Kaya paano, may pag-asa pa rin to. Oo. So, ano, pwede ba yun iharap? Ganyan. Puka tayo ng ano, ng tingnan natin. Ganyan. Pwede pa yan i-harvest? Pwede pa, patubigan lang sa patabaan, okay pa to. Okay pa. Oh. Ano yung pag-apply nyo ng abono? Drenching na lang. Drenching diretso? Wala ulan eh. Drenching na lang. Oo. Drenching na kagad para makakain. So, anong mga abono na nilalagay nyo? Triple unit 16, yun on. Triple 14 or 16-20. Tapos? Putas. Ang sukat nun ay? Sa nagbabase ako sa ano eh, sa 16 liters. Sa 16 liters, dalawang ligo at tatlong ligo na dalawang ligo na ano na unit 16, ligo na 16-20, isang ligo din na putas. Ayun. So, 16-20 tapos yun. Hindi punta tayo doon. So yan, yung mga harvest nyo ngayon, may mga presyo pa naman sila sa atsal dito. Ngayon sana maganda presyo. Tinta ngayon presyo, 80. Kaso lang yung mga ano pa siguro to. Mga second week sa January. Ito maka-harvest? Oo. Ayos ano, kasi maliliit. So yan. Ito yung nangyari pagka
panahon ng nag-ano, no? Nag-decide. So, bungi-bungi, ano? Tulputol. Pero ganun pa man, sir, mayroong pag-asa pa sa may bunga. Oo, oh, abang buhay pa may pag-asa. Ayan, yun ang maganda sa farming, ano? Abang buhay pa may pag-asa pa yun. Ano yung, sir, di ba galing ka sa Sultan Kudarat? Oo. Oh. Ito yung mga inihintay ng mga nanonood. Bakit napunta ka dito sa ano, sa may Tarlac, sa Victoria? Bakit dito ka nagtanim? Eh, meron naman dun, pwede naman dun. Bakit dito? Dito kasi, ano, kumbaga, kahit gaano karami yung tanim mo, yung market dito hindi mahirapan nilabas kasi malapit. Sintro kasi yung Tarlac, Manila, Banintawak, Ordanita, malapit lang dun sa Mindanao. Ano, may produkto kapag marami, mahirapan kayo labas. Ayun, ano. So yun ang pinaka-advantage talaga. Sige, ano sir, Sir Yok, ano yung pinaka-advice mo sa mga farmers natin, yung mga future farmers natin na mga gustong na-inspired din sa story mo? Ano yung mga gandang advice mo sa kanila? Ano lang, mahalin lang yung trabaho, tuloy-tuloy lang. Huwag lang mawala ng pag-asa kasi ito dati mamatay na to eh. Hindi lang ako nawala ng pag-asa, kumbaga tinuloy ko pa rin habang buhay may pag-asa. Yun. So maraming salamat sa iyo, Sir Yok. Mula dito yan sa Lalapak, Victoria, Tarlac City at kaway-kaway sa atin dyan, sir. Ayan, approve tayo. Peace bomb. Ayos.